Dance pa more. Hello. Mura man doktor? Nandiyan ngayon. Thursday, it's 8 o'clock already, but still foggy. Kanina, before 3 a.m., tinawagan ako ng nurse ni Mama dahil nahirapan daw huminga si Mama. So, anyway, it was so sad. Pumunta kami ni Casey at 3 a.m. And then, kailangan kong umuwi kanina alas 6 kasi si Casey to prepare going to school. But nung umalis ako, okay naman na si Mama. Nahirapan huminga si Mama but yung oxygen niya is okay naman. Stable naman pati yung heart rate niya. May iniisip lang siguro si Mama. Hindi rin siya daw makatulog. And then, yun nga, chinik siya ng doktor, pumunta yung doktor. And then, binigyan siya ng breathing treatment. And then, si Mama kasi may ubo, pero yung ubo niya is, kasi inatake siya ng asthma, but hindi naman daw siya ng ubo kanina. So, mix siguro yung iniisip ni Mama, lalo na mag-isa siya sa room niya. And then, so anyway, just to make it story short, salamat kami ni God kasi hopefully si Mama malampasan talaga niya itong side effect ng chemo niya kasi part pa rin niya ng mga side effects sa pang-apat na chemo ni Mama last Monday. So anyway, balik tayo kaninang 3 a.m. na nung pumunta kami ni Casey. Si Casey natulog na lang doon and then ako, minamonitor ko si Mama and then yun nga, nakatulog ako on and off then si Mama, ganun din on and off pero mas more happy si Mama pag may kasama. Well anyway, actually, si Mama kahapon, kagabi after dinner, nilipat na siya sa third floor from second floor. Kasi it was a good news kasi pag malipat na sa third floor, yan na yung floor na mag-discharge. And then, yun din talaga ang sabi ng doktor kahapon kasi medyo okay naman na yung condition ni Mama na i-discharge siya today. But we'll see kung anong mangyayari. So, ayan. Kasi nagpapasi siya kayo sa mata ko. Kulang talaga ako sa tulog. Tinatahap ko rin yung mga kapatid ko kagabi. Kasi kailangan update din sila sa condition ni Mama. Ano mo mangyayari? Diyos na lang ang bahala. At ang importante ay we try our best and comfort si Mama. Importante din rin siya. In pain, araw-araw. Sana Lord, malampasan pa ni Mama. At para naman ma-enjoy pa niya yung pag-uwi niya sa Pilipinas. Okay, dapat talaga uwi kami noong back January this year. Dapat uwi talaga si Mama. Kaso lang, hindi niya natuloy kasi that time, hindi pa talaga zero okay yung
pandemic sa Pilipinas noon eh. And then, si mama kasi may heart disease yan, kaya high risk siya. Takot din siya na, pero lang nakdawid, magkasakit siya. Kaya, nagkasundo kami na antayin na lang namin yung pag-graduate ni Casey June 2. The next day, la-fly na kami. Unfortunate naman si mama na 2 weeks before, meron na siyang mga nararamdaman na after graduation ni Casey, yun na nga, na-diagnose siya. So, I try not to complain. I'm trying my best at saka pamilya ko. And yun ang inihiling namin ni God na sana bigyan pa ng chance si mama na makarecover fully. And then pwede siya mag-travel para ma-uwi ko siya sa Pilipinas. At ma-enjoy naman niya. Sana, Lord, kasi lang may time na down si mama. Strong si mama. Kahit dati pa yan, lumalaban niya. Alam namin niya mga anak niya. Chance more for mama. Isip naman ni mama na ma-enjoy niya yung travel sa Pilipinas pa. Para mabanding niya yung mga anak niya at saka apo. Sana, Lord, I pray for you, God. Tingin mo yung panalangin namin. So, andito na ako sa hospital. Tingnan ko kung sino ako mag-park. Okay, hindi po. Ay, sorry. Ayan ang parkingan. Pag ganitong oras, mahirap na magkapag-bar dito. So, okay. Papasok na ako sa loob ng hospital. Hi, good morning. I have already. I came 2 o'clock this morning. Bitasulo. Yeah, I came 2 o'clock this morning. Yeah, okay. Thank you. Nagdala ako ng saging at saka mainit na tubig. Pero alam ko may breakfast na si mama ngayon. May 8 o'clock yung deliver ng breakfast niya. Buti nilang Bisaya yung nurse ni mama kagabi. So, inutusan ni mama na tawagin ako. Or kahit daw hindi ako inutusan ni mama, tatawag din daw talaga sa akin yung nurse. Good morning. Mama, musta naman ka, ma? Better? Ha? Wala. Dyan na yung breakfast. So, ako sang ipakanon sa nako si mama. So, wala na tong iyahang ano sa titawag? Ha? Tubig? Okay. So, andito na si Happy. Galing na kami sa bahay. Kumain kami ng lunch. And then, by the way pala, before ako umuwi ng lunch, nakausap ko yung doctor regarding sa update ni mama. And then, nagpapasalamat din ako kay Happy na susuportan niya lagi kay mama. Hindi rin niya kami pinapabayaan. At saka, si mama is stable na rin naman. Okay na siya. Samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen.
kasi ipangitay mo daw, doktor. Kaya ako itong parada, kung tratos sa doktor parking. Yung doktor, ang doktor, yun darman ko. Dok, i-argon 3 daw, dok. Sige lang. Anong na itong doktor pang akong amigo? Si Mama is nagna. So ako naman is pick up muna kay Casey. Si Hubby naman is andyan na nag-work. So anyway, ngayon is past 2 o'clock na. May update lang ako kay Mama. Yun na nga kagabi, si Mama tinawagan ako na around 2 a.m. Wala siya shortness or breathness, kaya pumunta kami ni Casey dito. And then, nung pagdating namin, look bad nga si Mama. Pero, hi, thank you. May treatment na rin naman si Mama that time. So, within an hour siguro, since pagdating namin, naging okay naman na yung breathness ni Mama. Ang ano lang is, hindi talaga siya makatulog. So, ang sabi nga ng doktor at saka yung nurse, siguro may iniisip si Mama, kaya naramdaman niya yung shortness of breathness, then tumaas yung BP niya. So, yun. It's just sad kasi kahapon, day 2 niya dito, okay naman siya. Sabi nga ng doktor, pwede na siyang i-discharge. Kaso lang, i-observe mo na siya one day more after ng antibiotic niya. Kaya, nilipat na siya kagabi ng third floor from second floor. Kasi, ganun ang proseso dito sa hospital. Na pag i-discharge na, i-transfer sa third floor, and then yun na yung sign mo na possible na pwede ka nang i-discharge anytime. And then yun, masaya kami kagabi. So anyway, dahil nga nag-stay kami ni Casey from around 2 a.m. hanggang mga 6:30 siguro yun ng umaga, kailangan na rin naming umuwi kasi Thursday ngayon may pasok sa school si Casey. Then nung pag-uwi namin, gising pa rin si Mama pero naantok na rin dahil nga sa gamot niya. So, nagpaalam na rin kami na iwanan muna namin siya kasi asikasuhin ko si Casey para papasok sa school. And so, yun, after naman ng school ni Casey, na-drop off ko siya. Bumalik ako agad dito sa hospital. And then, salitan kami ni Hubby na kasi umuwi siya ng 8 din after ng jog niya at saka iba pa. Siya muna nag-stay kay Mama. And then, yun, sabi kami kumain ng lunch. Then after, nang dahil mag-work na rin si Mister, ako naman ang nag-stay kay Mama. So, good thing nandun ako na pumunta yung doktor. So, mayroong good at saka may bad sa side effect ng gamot ni Mama.
nung nakima siya Monday. So, ito na nga yung side effect. Hindi na kayanan ni Mama, naging mataas yung BP niya at saka super low yung heart rate ni Mama. Kaya na ER siya. Plus, may pneumonia pala si Mama. And then, okay naman na kasi na-manage na siya sa gamot niya. And then, sa good news naman is, ang process kasi ni Mama, infusion chemo today, and then magpahinga siya ng mga 5 days. So, 5 days, pag day 5 na after chemo niya, sa infusion, meron silang i-inject sa kanya para sa low white blood cells ni Mama. So, meron talaga si Mama yun, injection since chemo 1, chemo 2, and chemo 3. But not this time. Sabi ng doktor, hindi na lang kailangan ni Mama. So, dapat bukas i-inject nila kay Mama yun. Good thing naman na naging normal na daw yung white blood cells ni Mama. So, salamat Lord kasi hindi na kailangan ni Mama ng injection na pangalan na gamot is never prayer. Yung isa yun sa pinaka-strong na gamot sa chemo ni Mama. And then, ang nakasad pa kung i-inject si Mama is very strong na gamot yan. Yan talaga ang araw na kipunay kami ni Mama around sa 2 weeks na chemo. Sa infusion niya, sa 1st, 2nd, and 3rd, hindi ko yan nadala sa Mama sa ER. Okay lang yung condition niya. Parang wala lang. But pag ma-inject ka na yan si Mama, diyan tataas yung BP niya, yung oxygen niya, hindi normal. So, pati yung heart rate hindi normal. Nito lang talaga for chemo ni Mama na sa infusion pa lang, na-end-up na siya sa ER. Pero okay lang kasi na-manage naman na naging stable naman na ulit si Mama. And hindi na niya kailangan ng injection. Then tinanong ko siya sa doktor na kasi discharge si Mama bukas, hopefully matutuloy na. Kasi dapat today eh, kaso lang dahil sa nangyari sa kanya kanina, meron silang changes sa gamot ni Mama. And then, hopefully, sabi naman ng doktor, kung tuloy-tuloy yung pagka-stable niya today, i-discharge siya bukas. And then, sabahin nilang magpa-recover. And then, yun nga, tinanong ko sa doktor ni Mama na, look, unhold nga yung never pay an injection ni Mama. And then, ang next niya na chemo, panglima, is sa November 13. So, what if from discharge day ni Mama towards before November 13, baka maglo yung white blood cells ni Mama, baka kailangan pa ba niya ng injection, sabi ng doktor, hindi na. Ang kailangan lang niya, go straight to chemo 5. So, yun. And then, yun na nga again, Mama is now okay, stable siya. Sana tuloy-tuloy na yung pagka-stable ni Mama. Hopefully, Lord, hopefully, wala nang mangyari. Tawagan ako ng madaling araw. Lord, please. Yun naman ang sabi ng doktor at saka ni nurse na baka nga daw may iniisip lang si Mama na siguro nag-iisip siya sa Pilipinas or ano man. And then, kaya naging ganun yung pagkaramdam niya. Nagkaroon ng shortness of breathness, then tumaas yung BP niya.
So, anyway guys, so far sa ngayon, yun muna ang update ko kay Mama. Nandito ako sa school ngayon to pick up Casey. And then, again, since around mga after breakfast, Mama is stable. And then, ngayon, nandito ako sa school to pick up Casey na tutulog siya, nag-nap. And then, uwi mo na ako ng bahay para si Casey makapag-refresh naman. And then, usually kakain si Casey pag uwi ng bahay. And then, depende sa kanya kung gawin muna niya yung homework niya or dito na lang muna siya sa sasama sa akin. Punta kami kay Mama. Again guys, God bless you and lahat kami magkakapatid, family ni Mama Ita, magpasalamat sa lahat na nag-include sa prayer for Mama na magiging comfort siya. And then sa healing prayers kay Mama, salamat talaga sa inyo. Kayo din ingat. God bless everyone and thank you for watching our video. And to all our new subscribers, lalo na yung isang araw, nagkaroon kami na sa isang araw 21 and then kahapon natin is almost 20. Thank you guys. We really appreciate it. God bless you everyone. Bye for now.